hanapay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, kinikalina at pahirap. Ating bibisin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa hiwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Bumukod sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karelyo. Pagpapabayan ang maaaring makakuha ng pinagdadaanan ng pamalaya. Bayan nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagpangon. Ibabalik at ipapahayag din ang bayan sa iyo'y tumatawa. Magmamasid, magbabantay. Bumukod sa tawag ng panahon, ito'y sa ating galeyon. Numukit ka ng bagong tadhana, yakapin ng araw karehiyo. Bumukod sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyo. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malaking balita ng Central Luzon ngayong araw. 665 COVID-19 positive patients naka-admit sa limang malalaking isolation facilities ng Pampanga. Higit 5,000 na empleyado sa SBMA na wala ng trabaho dahil sa pandemic. Pagbabantay sa Apalit-Kalumpit border, doble higpit sa mga biyahero. At chef sa Angeles City na pilitang magtrabaho sa construction dahil sa no dine-in policy. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Higit 600 COVID-19 positive patients ang kasalukuyang naka-admit sa mga pangunahing isolation facility ng Pampanga. Ayon sa incident commander ng mga pasilidad, asymptomatic to mild cases ang tinatanggap sa mga nasabing isolation hub.
Marami pang detalye ang hatid ni Rainiel Pawit. Isa ang Pampanga sa mga lalawigang binabantayan dahil sa patuloy na pagtaas ng coronavirus cases sa nakalipas na buwan. Minsan na rin inirekomenda ng Okta Research Team na isama ang lalawigan sa NCR Plus Bubble na kinabibilangan ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Cavite. Base sa datos na inilabas ni Dr. Dax Tidula, ang incident commander ng Pampanga COVID-19 Isolation Facilities, 665 na COVID positive patients ang nasa pangangalaga ng kanilang limang pasilidad. 133 ang naka-admit sa Mexico Isolation Facility na may 278 bed capacity. 80 ang nasa isolation hub ng Lubao na kayang mag-accommodate ng 114 patients. 302 ang nasa National Government Administrative Center sa New Clark City. 344 naman ang bed allocation ng nasabing pasilidad para sa lalawigan. Habang 88 patients ang nasa Athletes Village na may 197 allotted beds para sa Pampanga. At 62 ang nasa isang hotel sa City of San Fernando na may 160 bed capacity. Kung susumahin 665 out of 1,093 COVID-19 beds sa limang isolation facilities ng lalawigan ang okupado. Katumbas ito ng halos 61% na occupancy rate. Wala pa naman sa bilang na ito ang mga nasa community isolation facilities. Nilinaw ni Dr. Tidula na ang mga COVID-19 positive patient na nasa mga nabanggit na pasilidad ay asymptomatic at mild ang kaso. Dagdag pa ni Tidula, hindi papunuan ang mga isolation facility subalit hindi sila nagpapakakampante at patuloy na pinaaalalahanan ang lahat na huwag baliwalain ang itinakdang safety at health protocols ng mga eksperto. Nitong nakalipas na 2 linggo, higit 250 recovered patients na rin ang kanilang pinauwi. Maliban sa mga taga-Pampanga, mayroong ding mga pasyente ang mula sa Metro Manila. Kasalukuyang pa rin nakapailalim sa household lockdown ng Pampanga na may 10,539 confirmed coronavirus cases as of April 6, 2021. Rainiel Pawid, CLTV News. 24/7 ang pagposta ng pulisya sa boundary ng Apalit, Pampanga at Kalumpit, Bulacan. Mahigpit na binabantayan ng mga commuter na tumatawid sa border at tanging mga nagtatrabaho o may emergency needs lamang ang pinahihintulutang makadaan. Nasa ilalim pa rin ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Bulacan habang ipinatutupad naman ang household lockdown sa Pampanga. Yan ang report ni Rainiel Pawid. Mahabang pila ng mga sasakyan ang naabutan ng news team sa magkabilang bahagi ng Apalit, Pampanga at Kalumpit, Bulacan border. 30 hakbang lang kasi ang pagitan ng 2 checkpoints. Ang mga papasok ng Bulacan na kasalukuyang nakapailalim sa Enhanced Community Quarantine tiniyak na may kaukulang dokumentong nagpapatunay na emergency o for business ang pakay. Para naman sa mga galing ng Bulacan na nais pumasok ng Pampanga, ganun din ang sitwasyon. Bawat pribado at pampasaherong sasakyan ay hinahanapan ng ID at Certificate of Employment. Kung hindi essential ang lakad, matutulad ka na lamang sa nangyari sa biyaherong si Janine Manansala. Mula sa Kalumpit ay may bibilhin lamang daw sana siya sa palengke ng Apalit dahil mas malapit ito sa kanilang tahanan. Kung may bibili lang po sana, hindi po pinayagan. Kung mas marami pong mabibili dito sa bayan ng Apalit kaysa po dun sa Kalumpit. Muli namang ipinaalala ng pulisya na wala silang palulusiting hindi otorisadong biyahero. Para na rin umano ito sa proteksyon ng mas nakararami at nang mapigilan na rin ang coronavirus transmission. Pinagigipitan po namin talaga na binabawal po ang pumasok yung taga-Bulacan na walang dahilan or hindi po nagtatrabaho tulad sa mga government employee or doctor or nurses po. Yun lang po pwedeng pumasok dito po sa Pampanga, sir. Ang paghihigpit sa Pampanga ay alinsunod na rin sa Executive Order No. 5 na ibinaba ng Provincial IATF. Kasalukuyan pa rin kasing nakapailalim sa household lockdown ng buong probinsya hanggang April 15. Kaakibat ng lockdown ay ang panawagan ng provincial government na huwag na munang tumanggap ng bisita sa Pampanga lalo na ang mga galing sa ibang probinsya. Hindi umano ito diskriminasyon bagkus paraan upang hindi na lumobo pa ang kaso ng COVID sa lalawigan. Hindi na ho natin alam kung may dala kayong virus o makakakuha ho kayo ng virus dito. Nitong April 5, ang Pampanga ang may pinakamataas na coronavirus fatality rate sa buong Central Luzon na nasa 2.8%. April 6 naman ay umabot na sa 523 ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News. At pagbabalik ng CLTV News, higit 5,000 na empleyado sa SBMA na wala ng trabaho dahil sa pandemic.
At chef sa Angeles City na pilitang magtrabaho sa construction dahil sa no dine-in policy. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo na National Grid Corporation of the Philippines. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Mahigit 5,000 empleyado sa loob ng Subic Bay Freeport Zone ang nawalan ng trabaho dahil sa dagok ng COVID-19 pandemic sa mga negosyo at establishmento. Isang help desk naman ang ilunsad upang hanapan ng libreng training at trabaho ang mga displaced workers. Narito ang report ni Rainiel Pawid. April 7 ang i-anunsyo ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na ang pagsasara at pagkalugi ng ilang negosyo sa loob ng Freeport noong 2020 ang naging mitya sa higit 5,000 empleyadong nawalan ng trabaho. Ang pangunahing rason ang COVID-19 pandemic. Sa datos na inilabas ng SBMA, pinakanaging apektado ang manufacturing industry kung saan 3,910 na manggagawa ang nasibak sa trabaho. Sinundan ito ng construction sector na may 833 displaced workers. At 717 katao naman ang nawala ng hanap buhay mula sa shipbuilding o maritime-related projects. Malaking bahagi ng mga apektadong manggagawa ay mula sa Zambales na umabot sa 1,839. 899 workers naman ay residente ng Bataan. Noong 2019, 135,000 ang populasyon ng mga manggagawa sa loob ng Freeport. Samantala, upang matulungan ang mga nawalan ng trabaho, inilunsad ng SBMA ang isang information and support system para mabigyan ng libreng training at maihanap ng ibang trabaho ang mga retrenched worker. Dito ay susubukan silang turuan ng bagong skills o kalaman na may kinalaman sa mga existing industry na patuloy ang operasyon kahit may pandemic. Ang tourism industry ang kasalukuyang pinagtutuon ng pansin ng SBMA upang maging isa sa mga economic driver ng kanilang post-pandemic plan. Rainiel Pawid, CLTV News. Bagamat hindi nakapailalim sa enhanced community quarantine ang lungsod ng Angeles, hindi naman pinahihintulutan ng lokal na pamahalaan
ang pagkakaroon ng dine-in services sa mga restaurant. Nauwi ito sa pagbabawas ng empleyado ng mga negosyante. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte muna ang ating mga kababayan para may mapagkakitaan. Narito ang ulat. Imbis na sandok at kaldero ang hawak ni Chef Gerald Bulado. Heavy equipment tulad ng jackhammer ang kanya ngayon pinagkakaabalahang pag-aralan. Dahil ang galing niya sa pagluluto, time out muna. Yon ay dulot ng mahigpit na no dine-in policy sa Angeles City. Nasimula pa nitong Holy Week, kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa syudad, take out muna ang mga parokyano ng restaurant hanggang April 15. Yo, mahirap po, pero no choice po kami kasi dahil sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan din po namin yung pang-araw-araw na income po. Sabi ni Chef, kung siya raw ang tatanungin, kaya niyang tiisin ang mabigat na trabaho ng construction. Pero pakiusap nito sa lokal na pamahalaan, huwag naman umano sana itong patagalin pa. Dahil ang dedikasyon nito sa kusina, hindi pwedeng ipagpalit sa paghahalo ng semento dahil lamang sa pandemya. Masasabi ko po, sana maging normal na pong sa mga nangyayari pandemic na to, sana maging normal na po tayo para makabalik na po tayo sa ating trabaho. Buti umano sa kusina na i-a-adjust ang siklab ng init ng apoy. Sa construction sites, ang init factor mas matindi pa umano sa pagluluto. Sobrang hirap po kasi lalo na po nasa ilalim ko po ng init. Sa gawa po ng construction, medyo hindi po tayo sanay sa ganong trabaho po, pero kailangan po ng sa araw-araw po na pang-ingan. Inausap ng CLTV News team ang amo ni Chef Bulado na problemado din sa higpit ng quarantine protocol sa Angeles City. Halos hindi umano niya mabitiwan ang kanyang mga tauhan na apektado ng no dine-in policy dahil may mga pamilya ang mga ito na pinapakain. Yun nga, ang inaano ko rin yung mga tao ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nagkapasalamat pa rin ako kahit paano. May grills kami sa baba, ilutsuna ni yun, skeleta lang kanila para meron din sila pang kahit paano na pangsalpak sa pang araw-araw nila. Hirit ni Mang Florante, pag-aralan muli ng local IATF ng Angeles City, nabigyan sila ng konsiderasyon na kahit papaano'y magbukas ng ilang porsyento. Yun nga sana, na medyo bigyan naman tayo kahit ilang percent na makapagbukas tayo. Isa lamang sa maraming restaurant owner si Mang Florante na umaaray sa higpit ng quarantine protocol sa Angeles City na ngayon take out muna ang laban. Bilang culinary capital ng bansa, ang Angeles City dito sa Pampanga ay isa sa pinaka-apektado ng pandemya. At sa usapin ng muling pagbubukas ng mga restaurant, ayon kay Fatima Ofinada, presidente ng Hotel and Restaurant Association in Pampanga, HOHARP, ngayong April 8, napagkasunduan na umano nila ng lokal na pamahalaan na sa lalong madaling panahon ay maibabalik muli ang dine-in setup. Ito ay bago pa ang inaabangan nila na April 15. Yes, sir. Actually, katatapos lang ng namin, dialogue with Mayor. So, meron namang good news on their part. Mm-hmm. So, ang CTLGU ang may hinihintay lang kami na guideline. Ayaw naman na pangunahan ni Orfinada ang lokal na pamahalaan sa napag-usapang guidelines. Pero sinabi niya sa amin na mas lalo raw magiging mahigpit ang mga restaurant owner sa pagpapatupad ng contact tracing logbook at health security protocol. Samantala, sa hanay ng industriya ng turismo, nakasama na dito ang mga nasa hospitality industry tulad ng restaurant at hotel. Umaasa pa rin umano ang mga ito na mabibigyan ng ayuda ang mga manggagawa nito na patuloy na apektado ng paghihigpit ng quarantine protocol sa bansa. Meron kami hihintay under DOLE, COT, na alam ko meron bang may another ayuda. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, rapid antigen testing sa mga manggagawa sa Mabalacat, itinutulak
Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Bahagi ng surveillance sa COVID-19 surge ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat City ang pagsasagawa ng targeted rapid antigen test sa mga working population nito. Paraan umano ito upang makita ang mga lugar na maituturing na hotspot ng COVID-19 sa lungsod. Narito ang report ni Paolo G. Santos. Paolo G. Nicolette, magandang balita ito sa mga Mabalakeño eh, no? Dahil itong paghahanda nga nila na yung working population eh, no? Handa raw maglaan ng karagdagang pondo itong lokal na pamahalaan ng Mabalacat City para dito sa tinatawag nilang rapid antigen test na bahagi nga nitong surveillance and diagnostic strategy ng City Health Office ng Mabalacat. Dahil nga dito sa nararanasang COVID-19 surge na naramdaman, you know, hindi lang ho dito sa Pampanga, kundi sa buong bansa. Ang kick-off nga ng surveillance ay nasimulan na nila doon sa working force ng LGU na ibinaba hanggang sa barangay level. Simula nitong Marso kung saan naramdaman nga itong surge ng coronavirus, aabot na raw ni Colette sa 737 ang isinailalim dito sa swab testing sa RT-PCR test pa lamang ito. Eh, no? At ngayong first week naman ng Abril ay nasa 153 na ang isinailalim sa testing. Higit 400 naman mula dito sa isinagawa nilang rapid antigen test dito sa mga LGU o empleyado ng LGU, eh, no? Dito sa City Hall at sa higit 400 nga na rapid test, eh no, sinailalim sa confirmatory test ng RT-PCR yung nagpositibo na higit 20 ha, sa RT-PCR test na empleyado ng City Hall. Karamihan umano rito ay asymptomatic at ayon na rin kay Dr. Claire Aquino, ang kanilang City Health Officer Nicolette, eh no, nakikipag-tie-up na rin sila dito sa mga malalaking kumpanya sa hanay ng pribadong sektor na nagsasagawa na rin ng random rapid antigen test sa kanilang mga empleyado. Ito raw ay may paraan na Nicolette na masuri ng husto eh, no? Upang matiyak na yung mga lumalabas o essential workers na hindi pwedeng makompromiso yung mobility ay hindi maging sanhi ng mabilis na pagkalat
ng coronavirus. Sa huling test nga ng COVID-19 na o sa latest na COVID-19 monitoring ng Mabalacat City Health Office, umabot ni Colette sa 290 as of April 5 ito, no? O April 6, no? Rather, 290 ang active case sa halos 1,590 na kumpirmadong tinamaan ng COVID-19. Nicolette. Maraming salamat, Paolo G. Santos, nag-uulat. Kung mabagal ang internet sa inyong cellphone, baka naka 3G SIM ka pa. I-check natin ngayon ang inyong SIM by texting SIMCHECK to 8080. Kailangan nang i-upgrade yan to 4G SIM para mas maayos ang koneksyon ng inyong mga tawag. Mas madali ring ma-access sa mga paborito mong app sa iyong cellphone. Napakadali lang mag-upgrade sa 4G SIM at libre po ito. Hindi rin mapapalitan ang iyong number, kaya walang dapat ikabahala. Ang maganda pa nito, pwedeng magpa-upgrade ng SIM sa mga Globe booth na matatagpuan sa Baler, Dipakulaw, Maria Aurora at San Luis. Sa mga nauna nagpunta sa mga Globe booth nitong mga nakaraang araw, maaari kayong bumalik hanggang April 10 para ma-upgrade successfully ang inyong 3G SIM to 4G. Andaan, mag-ingat at bumalik suot ng face mask at face shield. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News, at CLTV 36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson-Pizon. Maraming salamat at magandang gabi.